Magandang araw po, minamahal na mga magulang yung kapatid. Sa channel na ito, kung saan po sinasagot ng Diyos ang mga katanungan sa puso't isip natin sa pamamagitan ng salita niya, ang Biblia. So, ngayon po pag-uusapan po natin ay tungkol po sa isang organisasyon. Umagat po natin paksa, ano ang World Council of Churches? Ang World Council of Churches po ay isang fellowship ng mga simbahang Kristiyano sa buong mundo. Buhat sa iba't ibang denominasyon ang World Council of Churches. Kasama po ang mga denominasyon ng mainline Protestant, Anglican at Eastern Orthodox. Talaga pong sadyang ecumenical at sinasama bilang kasapi ang lahat. Noong pong 1948 po, tinatagang World Council of Churches. Ang kasalukuyang headquarters po nila ay nasa Geneva, Switzerland. Meron po itong mga miyembrong simbahan sa mahigit na 110 bansa at teritoryo sa buong mundo na kinakatawan po ang mahigit sa 560 milyon na individual. Layunin po ng World Council of Churches ang makita ng lahat ang pagkakaisa ng simbahan. Nagkakaroon po ng pagbabago ng mga miyembrong simbahan sa magitan ng pagdarasal, pagsamba, diskusyon at ibang aktibidad kung saan po magkakasama po sila. Ito po yung mabasa po natin sa official na website ng World Council of Churches. Maraming po tayong mababasa tungkol sa pagkakaisa kay Kristo at sa Banal na Espiritu sa nalimbag ng mga akda po nila. Kaya lang, pagkakaisa po ito na gustong imantini po nila kapalit ang absolute na katotohanan ng salita ng Diyos. Halimbawa po ito, pinapayagan po ang ordinasyon ng mga practicing homosexuals. Inahayaan po ang sari-saring mga paniniwala na mali sa isa pong conference sa Minneapolis noong 1993. Turo ang Deputy General Secretary ng World Council of Churches na si Mercy Oduyoye na meron tayo pong lahat na spirit mothers na gumaganti para sa atin at napapaligiran daw tayo ng spirito ng mga patay sa paggalaw po ng mga puno, pagiyak ng mga damo, pag-ungol ng mga bato. Sa naturang conference po, nandun din si Kwok Kui Lan na isang membro po ng World Council of Churches na rinidefine naman ang kaligtasan bilang paglabas ng kung ano ang nasa ating loob. Nag-code din po siya sa mga Gnostic Gospel. Po. Hindi po ito yung alam natin sa Biblia. Kaya daw gumagamit siya ng Gnostic Gospel dahil mga kalalakihan ang nagdesisyon ng kanon po ng Biblia. Hindi raw siya obligado na tanggapin ito. Po. So, sarili po niyang pananaw yun. Pinamumunuan po mula pa ng mga naniniwala sa liberal theology na nagpo-promote po ng mga polisiyang panlipunan na progresibo, halimbawa po abortion at makakaliwang agenda sa politika. Siyempre meron din pong mga kasapi ang World Council of Churches na hindi sang-ayon sa pananaw ng samahan sa bawat issue. Walang duda po ng mga tuwing na mananampataya sila. Pero, nakakabahala po ang paglisan ng World Council of Churches sa mga doktrinang pundasyon po ng sangkakrisyanuhan. O nga po, nais ni Kristo na magkaisa iglesia, kagaya po nang mabasa po natin sa 1:17-22. Pero hindi po ito dapat maging kapalit po ng pundasyong doktrina na tinuro po niya sa atin. Ang katotohanan po ay isang tabak na
naghahati sa lipunan. Ano? Yan po yung mabasa niyo po sa Mateo, sa po 34. So, basahin po natin ang nakalagay po doon. 10:34. Ito pong sinasabi, at huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Yan. So, yun po yung sword na nababanggit doon sa ibang mga salin. Simbolo po sinasalarawan sa pahayag 17 ang apostate church na lumigwak po sa pananampalataya. Yung po mga miyembro po ng World Council of Churches, hindi na katotohanan ng Diyos ang tinatayuan. At siguradong hindi pa sila mahihirapang makisali o makilahok sa huwad na iglesia na pabubuo o lilitaw sa mga huling araw. Dahil po sa ekumenismo at pakipag-isa sa kasulungat ang pananampalataya. So, yan po ang World Council of Churches. Na masasabi na po natin hindi na po dalisay ang kanilang pagka-Kristiyano. So, maingat po tayo po sa mga panawagan na kunyari magkaisa lahat ng mga pananampalataya. Hindi pwedeng magkaisa po dahil magkakaiba po ang paniniwala natin tungkol sa Panginoong Yesus. Tama po. May mga grupo na akala nila Kristiyano sila pero tinatanggi ang pagka-Diyos ng Panginoon Jesucristo. Pwede ba tayong makipagkaisa sa kanila? Yung mga tunay na Kristiyano, hindi po. Tama? So, kailangan po muna natin masiguro na nakatayo po sila sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, kung ngayon lang po kayo nakapanood ang mga klaseng programa sa YouTube, ang kailangan po natin, ang bawat isa po sa atin, may tama po ang ating puso sa Panginoon. Magsisi tayo sa kasalanan at manumbalik tayo sa tunay na Diyos. Ang Diyos po ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na may gawa sa lahat ng bagay. So, una po kailangan po natin malaman na mahal tayo ng Diyos. Kaya lang po, ang tao po'y nagkasala sa kabila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sinunod po ng tao sa paraiso, ang tinig po ng kaaway na si Satanas. Kaya nangyari, tayo po ay napawalay sa pakikipisan at sa magandang pakipag-ugnayan sa Diyos. Kaya kung matatandaan nyo, dahil po sa kasalanan, napalayas ang unang mga magulang po natin. So, paano po tayo makakabalik doon? Ano po? Sa presensya ng Diyos, kailangan po natin ang tagapagligtas. At yan po ang Panginoong Jesucristo. Ang ginawa po niya sa krus, mahigit 2,000 taon na nakararaan, ay hindi po para sa sarili niya, hindi po para sa mga taong makasalanan na kagaya natin. Siya po ay namatay sa krus para bayaran ang kasalanan natin. Ang pagkakautang natin sa Diyos na hindi natin kayang bayaran. Ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay tumigi sa krus ng Kalbaryo para ipambayad sa parusa ng kasalanan ang parte po natin ng mga tao sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesus. Ngayon ang sapat na kabayaran. Ngayon ang lunas sa problema po natin sa kasalanan. Wala na po ibang lunas, ano po? Ang pagsali hindi sa relihiyon, hindi ang sarili natin magbuting gawa ang makakapagligtas sa atin. Kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. Tanggapin po natin siya bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon nating buhay. Pagkatapos po natin
pagsisihan ng ating mga kasalanan. So kayo po, ni-invite ko na sumunod sa panalangin na ito. Kung gusto nyong matiyak, nasa langit kayo pupunta at matatanggap nyo ang kapatawaran sa mga kasalanan. Sumabay po kayo sa panalangin na ito, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, sa ginawa niyo po sa krus para sa akin, na binayaran niyo po ang parusa sa kasalanan ko dahil hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili sa magitan ng reliyon o sa magitan ng sarili kong mabuting gawa. Kailangan ko po kayo, Panginoon Jesucristo. Kaya, Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Iniisin niyo po ako ng banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa mga kasalanan ko. At gawin niyo po akong matuwid at banal sa harapan ng Diyos Ama. Panginoong Jesus, binubuksan ko ngayon ang aking puso, kayo na rin ang aking maging Panginoon. Maghari kayo sa aking buhay, kayo na magpatakbo, Panginoon, na simula sa araw na ito, ako'y maglilingkod sa inyo at mabubuhay para sa inyo lamang hanggang sa uli niya. Panginoong Jesus, buspusin niyo rin po ako ng banal na Espiritu upang maintindihan ko ang salita ng Diyos, ang Biblia, maisagawa ko ang mga tinasabi po ninyo sa Bible, at maging matagumpay ako na Kristiyano laban sa tukso at lahat ng mga lalang ng kalaban ko na si Satanas. Thank you, Lord God, sa kaligtasan ng aking kaluluwa, Panginoon, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, Lord, sa buhay na walanggan, na pinangako, bibigyan niyo po sa lahat ng mga sasampalataya sa inyong mundong na anak bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pag-ibig niyo sa akin at sa napakagandang plano niyo para sa buhay ko. Itong aking dalangin sa marami sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kung kayo ba'y nalalangin yan, magsaya kayo, magkatalumpay sa tuwa dahil napatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo, kahit na gano'n pa karumi, kasama, o karami ang nagawa niyong kasalanan. Para na maghukay sa pananampalataya, maghanap kayo ng church na kung saan po pinapangaral po ang purong salita ng Diyos. Walang bawas, walang dagdag. Wala po Genesis and Revelation. At sumawanag kayo ng church na kung saan si Kristo lang ang tinataas, hindi kung sinusinong santo, hindi tinataas ang pangalan ni Mama Mary o ni Pope Francis, hindi tinataas ang pastor, ginagawang point Son of God, hindi tinataas ang pangalan ng sekta talimun. Dahil isa lang po magdadala po sa ating sa langit, yan ang Panginoon sa Kristo. Sumunod po, maghanap tayo ng church na kung saan ang banal na Espiritu ang kumikilos sa kaligitnaan nila, tumutulong sa pagsamba, pinabagong buhay ng mananampalataya at gumagawa ng mga himala at kababalaghan sa buhay ng mga tao. At huwag na huwag po ninyong kakalimutan na makipag-usap sa Diyos nang galing sa puso. Hindi rin po ninyo kailangan ng prayer book o gumarap sa rebulto at imahin, dahil ang Diyos po ay buhay. At siya po ay sumasagot sa panalangin po ng mga tumatawag sa Kanya at sumasamba sa Espiritu at katotohanan. So kung kayo po ay na-bless na ating programa ngayon, pwede po kayong sumulat sa akin, mag-email ko, mag-tweet o mag-text. Ano po, may nagdagay mga comments, suggestion, feedback. Pagsabihin niyo po sa mga kapitbahay niyo, mga katrabaho, ka-eskwela, na may sagot ng Diyos sa mga katanungan po natin sa buhay. Ano po? Hindi po ninyo kailang mapasalilim o mabihin ang malig mga programa sa TV at kaya sa internet na kunyari sinasagot ang tanong pero pinapaikot lang kayo at gusto kayong sumali sa panibagong set. Hindi po panibagong talingan ang kailangan natin. Ang kailangan po ng bawat isang tao ay tamang relasyon. Ang ma-born again po, di sabihin ng born again, may panganak sa kalayaan ng Diyos. Ano? At nagagawa lang po natin yan sa magitan ng pag-iipag-isa sa bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. So, kung kayo naman po ay hinihibo ng Panginoon na tumulong sa ministry na ito, na magligtas tayo ng kaluluwa at makibahagi kayo sa
gawain ng Panginoon ito sa YouTube. Welcome po yung mga tulong ng panalangin na tulong na pinansyal. So, ang susunod po na pagkikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalain kayo nating mahal na Panginoon.